Pagkatapos nito, ibang pangitain na naman ang aking nasaksiyan. Nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto, at muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trompet na ang sabi, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari. Walang ano-ano'y kinasiyan ako ng espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya'y maningning na gaya ng mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono na nakaluklok doon ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kiglat sa mga lakas na hugon at nakakatuligling na bulog. May 7 nagnilingas na sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito, ang 4 na nilalang na nabubuhay, na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leyon ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo. At katulad ng agilang lumilipad ang pang-apat. Tiga-anim na pakpak ang 4 na nilalang na buhay at tadtad ng mga mata ang bawat isa. Sa loob at labas, walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpatira pa sa harap ng trono at sinamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Inialay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinabing, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang, at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinanatili.